Subi. Dale, Gerto. Ah, ya la vamos una. Subi. Ayan. So, nagpap... Kanina, magkatikit sila. Hindi ko alam kung sila magkapares. Ayan. Tapos yung blue open natin, tapos yung U-wing, eh, nagsusubuan na. Diba, Dubi? Nakita mo naman kanina. Ayan. So, Dubi. Tingi. Tapos, marami na... Ay, oh. Wag, Dubi, wag. Wag. Aray ko, Dubi. Dubi, wag ka makulit. Maglipad-lipad ka na lang muna dyan. Yan. So, hindi ko alam kung ano ang balak ko dito. Parang gusto ko lang tanggalin yung tatlong itlog tapos ibigay kay Maha lahat para si Maha na maglilimlim para makapagsimula na ulit sila mag-mate. Kasi nga, yung lalaki, etong lalaki na to, nagtitrigger na naman. Parang gusto na naman makipag-mate. Kaya... nagdadalawang isip pa ako kung anong gagawin ko sa tatlong itlog na nililimliman ng hen. Kaya baka maya-maya makapag-desisyon na ako kung anong gagawin ko sa itlog ng ito, ng back-to-back parblue, ay back-to-back green ewing. Green ewing opa, kung ibibigay natin kina Maha. Yan. Si Maha, tumigil na pala yung clutch nila. Bali, hindi na sila magdadagdag ng itlog. Kaya pwede na ako magdesisyon kung pwede kong ilagay yung tatlong itlog doon. So, si Maha, hindi ko... Ay, biglang. Mukhang mag-iitlog pa si Maha. Mukhang mag-iitlog pa si Maha. May malaki pa yung tiyan eh. Tsaka si Maha, lumaki oh. Lumapad siya. Siguro dahil sa balahibo or dahil nga magbubuntis. Pero ano siya, ang laki niya, promise. Sa persona, hindi siya ganyan kalaki nung nakaraan eh. Ito din oh. Ay, mag-ama. Ari ka dito. Ayan, mag-ama. Uy, anong ginagawa mo? Ang mag-ama. Nagkakainitan. Aray. Aray ito ka. Akit ka. Taas ka. Taas. Ano gusto? Ayan. Mag-usap kayo. Hehe. Medyo makulit. Magulo tayo ngayon. Kasi si Dubi. Ayan o. Ayan ang tatay mo, Dubi. Si Dubi yung tatakot. Hindi niya kilala papa niya. Di ba, Dubi? Aha. Ariko. Ang sakit na manuka ni Dubi. Sumasobra na siya sa pag... Ariko ito. Ariko ito. Ayaw mo ito? Okay. Mas okay. Nakakapanibago, meron tayong bakanting isa dito. Hindi pa rin ako nakakapaglinis. Aray ko, Dubi. Aray. Okay. Ha? Aray ko. Taray, naglalakad ka na lang, ha? Tsaka. Uy! Nakapag-desisyon na ako. Bibili na ulit ako ng ibon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. So, hanap ako ng tiga na lang. Tigi 1,000 pares. Kahit mga lumiyot lang. Okay na ako sa mga lumiyot. Basta makumpleto ko yung mga pwestuhan dito. 1, 2, 3. Then, 4, 5, 6, 7. 7. Ito hindi. Flight cage. If a flight cage natin to. Hindi sila flight cage. Pang ano to. Pang babaan ng mga inakay.
dito muna yung mga kakababa lang, tapos dito yung mga kaedaran ni Dubi. Ito yung mga kakababa lang, tapos dito mga kaedaran ni Dubi. Yan. Kung si Dubi ay 4 months na, dito natin siya ilalagay. Kasi dito mga 1, basta pagkababa hanggang 3 months. Tapos dito mga 4 months hanggang 7 months. Pag nag 7 months na, kunwari si Dubi nag 7 months na, ilalagay na natin siya dito sa flight cage para, ayun o, naglalampungan yung dalawa dun, no? Oh. Ha? Kung mag-mate sila dito sa loob ng flight cage, edi sila muna ipares natin habang wala pang mabili na split opa or green, ano rin, opa din na cock. So, temporary lang muna sila dyan. Saka naubos na nila yung mga balat dito. Oh. Grabe. Nininesting din ata nila pero mukhang oo nga, andito sa baba. Yan. Kung ibubukod sila, hindi naman din sila mag-meet. Eh. Hindi din sila naman magkaparas agad. Eh. Kaya dyan muna hanggang sa makitaan ulit natin ng mating. Pag nakita natin sila mag-mate, edi hiwalay natin sila. Tulad nung nakaraan. Kudubi. Yan. Tapos ito, nag-mate ulit sila nung nakaraan. Nung Wednesday, nung Tuesday. Ayun o. Napansin na naman yung chan niya dito eh. Ayun o. Hindi nyo alam kung buntis o ano lang, yung nagpapalaki lang. Ayun o, tignan nyo. Hindi na siya ilang sa akin. Dati maselan to eh. Mailap. Sobrang mailap to sa akin dati. Ito kasi una kong breeder. Tignan nyo. Sa sobrang lapit ko na, hindi na siya pumapasok sa nest box niya agad. Ayan, nasanay na siya sa akin. Dubi, nakapalitan mo yung contrast. Ayan. Sana mabuntis siya. Sayang kasi yung panahon eh. Kita niyo naman kanina yung upatan niya. Ay, wala. Mas. Aray ko. Nalambas na naman siya. Aray ko, Dubi! Aray ko. Pasaway ka. Masakit ka naman o pa. Umigay kita eh. Tsaka mo na. Ito, wala ng balita. Yung mga alagyan natin. Nakakuntian na lang ako sa kanila. Gusto kong dumami pa mga alaga ko. Kaya hanap tayo ng mga tigi 1,000. Kapag may nahanap kami tigi 1,000, i-post namin yan sa Facebook page para ano, hindi. Kapag may nahanap kaming mga mura-murang ibon, tapos magustuhan nyo, edi ano natin, i-post natin para kayo makakabili. Kapag gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, huwag nyo na lang i-PM. Diba? So, ayan. Bibili ulit ako ng ano, mga ibon. Siguro sa sahod, sa Friday. Next Friday, 13, sahod namin yon. Baka bumili ako ng mga pares. 1, 2, 7. Basta 7 pares. Tapos, ayun na nga. Ano ang decision natin? Kukunin ko na ba? Ilawan ko na buong muna? Tapos, saka ano ilagay dito? Kasi kung mag-iitlog pa si Maha, wala eh. Hirap. Ang hirap mag-desisyon. Kasi ito, hindi pa mga fertile to eh. Nagde-develop pa mga yan. Nag-uugat pa eh. Kasi dito, lahat to fertile na. Si Maha naglilimlim na. Kung magiging ano to, kung ito, kasi ito ang gusto kong abangan kung mag-iitlog o hindi. Kapag nag-itlog kasi to, pwede natin ibigay yung itlog na to dito. Kaso, basal pa to eh. Hindi pa natin alam kung magbubuhay ng inak. Ay naku, wag na lang. Masyado agad ako nag-decision agad. Wag na. Hayaan na lang nating itlog. Siguro kapag nakaano na, saka na, bahala na. Wag na natin pakilaman ng mga itlog-itlog nila dyan. Ayun lang.
Ayun lang muna hanggang itong video. Wala muna tayong masyadong topic. Wala lang. Nagpaano lang ako dito sa ibunan. So, ayun lang guys. Salamat sa mga nanood hanggang dulo. Salamat sa mga sumusuporta din. And we'll see you on the next video.